At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ikaw ang gusto ko. Dito sa ating dulang Mga kwento ni Lola Sela. Isang espiritista ang tatay ni Jerry at ang daday ni Vincent pala ang naging puso kanya na nagpapahula sa tatay ni Jerry. Nailove si Jerry kay Vincent. Pag nakikita niya ito, lagi siyang kinikilig. Pero isang araw, nasaktan siya sa sinabi ni Vincent na wala siyang pagmamahal sa kanya. At ang ginawa niya ay pagtanaw ng utang na loob sa ginawa ng kanyang ama sa kanyang ina. At hindi naniniwala si Vincent sa ama ni Chichi. At nasaktan ito sa sinabi ni Vincent at tumapo siyang papasok sa loob ng bahay dahil sa sakit na naramdaman nito. Akala ko, manya ako. Akala ko, ganun din ang nararamdaman niya. Yung pala, hindi. Sinayang lang niya ang pagmamahal ko. Bakit? Bakit naman? Ang tanga-tanga ko na minahal kita, Vincent. Bakit nagkaroon pa ako ng paggusto sa iyo? Bakit, Vincent? Mahal na mahal kita. Napakatanga ko. Nagmala ko sa lalaking wala palang pagmamahal sa akin, kahit konti. Nagsayang lang ako ng oras ko. Sinaktan mo pang puso ko. Bakit? Bakit? Dahil ganitong tsura ko, di ako gagandahan. Ngayon, ang mabuti pa, kakalimutan na kita. Sinaktan mo ang puso ko, Vincent. Masakit! Masakit sa akin ang nangyari ito! Masakit! Anak, ano bang nangyari sa inyo ni Che? Wala po, Mami. Oo nga pala. Nakontag niyo na ba ang kaluluwa ni Daddy? Oo, anak. Nagsayaw pa nga kami. Mang Pijong, kaya mo pa ba? Kasi gusto kong makausap ang asawa ko kasamang anak ko. Mang Pijong, kaya pa ba? Kung kasi... Kahit gustuhin ko man, hindi na pwede. Lubat na ang katawan ko. Oo nga pala, Moy-Moy. Eto, bigay ko sa'yo. Nabaon mo. Huwag kang mag-alala. Walang bayad dyan. Tulong lang. Maraming salamat po, ma'am. Sige. At tutuloy na kami. Mang Pijong, salamat po. Alam mo, talagang napakasama ng ugali mo. Talagang napakasama. Alam mo ba na nagdaramdam ako? Ano ngayon, Vincent? Wala ka na dito sa puso ko. Sana wala na!
ba yan? Isang taon na ang lumipas? Ano mo naman yan, baby? Ang sakit-sakit pa rin. Nandito ka pa rin sa puso ko. Mahal pa rin kita. Kung bakit itong puso ko, ikaw ba din ang laman? Nakakainis ko. Ano ba yun? Paano ba kita magkakalimutan? Paano? Paano? Oh, ate, ano ba yan? Ayan tuloy, pati yung dingding na uunog sa'yo. Aray naman, ang sakit. Ano ba yan? Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Inaano ko lang itong masyadong mabigat sa dibdib ko. Parang hindi ko kaya. Nahihirapan ako eh. Lintik na magbata ka. Bakit mo ba ako inistorbo? Turungan mo nga ako. Sige na. Bakit ka pa nagtatanong kung masakit? Mabigat ka. Tulungan mo akong ibalik itong dingding natin. Okay, ate. Yun lang pala eh. Hindi mo sinasabi. Ay, naku. Ate naman. Di yun lang pala. Di mo sinasabi. Ay, naku, ate naman. Si Kuya Vincent na naman ang iniiyakan mo. Di ba dapat si tatay ang iniiyakan mo at di siya? Isa pa lang na nawawala sa atin. Di ko matanggap. Nawala na si tatay. Hindi man lang nagpaalam sa atin. Bigla na lang siyang namatay. Iniwan niya tayo, ate. At masakit dun sa akin. Alam mo naman na ang bait ng ating tatay sa atin. Ginawa niyang lahat para mabuhay tayo. Ay, ang bunso ko. Kaya hindi makapagpahinga. Dahil, alam ko naman na nasaktan kayo. Sa pagkawala ko, hindi kayo makapagbubuon. Kaya, hindi ako makatawid sa kabilang buhay kasi ayaw mo kong pakawalan. Sorry, mga anak. Nabundol kasi si tatay naging sasakyan. Sorry na kasi hindi na ako nakapagpaalam sa inyong mga anak ko. Halika nga rito sa tabi ko, boy. Alam mo, mahal na mahal ko si tatay. Araw-araw din na umiiyak ako. Minsan-minsan din akong umiiyak sa heartbroken ko. Binibigyan pa ng iyo. Halika nga at yakapin kita. Basta tandaan mo na mahal na mahal ko kay ni itay higit sa lahat. Ano ba ito? Mami, kumusta ang finances natin sa kumpanya? Nakarecover na ba tayo? Ay nako anak, lugi na talaga ang kumpanya natin. Ganun po ba? Relax lang kayo, Mami. Ay kasalanan kasi ito ni Mang Pijung eh. Hindi siya nag-ingat. Kung kasi buhay siya, hindi tayo ganito. Nakakausap ko ang papa mo. Ay, kasi di nag-ingat eh. Yun tuloy, biglang namatay. Ano po ang kinalaman dito ni Mang Pijo? Kwan kasi. Alam mo naman, hindi siya nag-iingat sa kanyang pangangatawan. Kaya yun nga, biglang namatay. Ano naman ang kinalaman niya dito? Patay na nga yung tao eh. Diba? Sa kanya nga ako nagpahula lagi tungkol sa ating negosyo. Alam niya kung ano ang dapat gawin at kung ano ang dapat kong iwasan. Nagninegosyo kaya dapat ng sarili niyo? Ang mag-rely kayo kung ano ang dapat? Kasi negosyo niyo yan eh. Sarili niyo ang dapat. Pag-aralan niyong mabuti. Huwag kayong maniwala dyan sa hula-hula na yan. Moderno tayo ngayon, Mami. Nasa computer age na tayo. Ay, nako. Dapat ikaw ang nandito. Ikaw naman kasi ayaw mong hawakan ang negosyo natin. Hindi ka interesado.
ko. Kaya tingnan mo tuloy ang nagyari. Bumagsak. Eh, bakit kasi mas kumpang kinuha mo? Eh, dapat accountancy. Para naman matulungan mo ako. Kaya pala, nagigibang pa din natin ate kasi luma na, inanay na, di na natin kasi nanasikaso, di na natin napalitan. Boy, pasensya ka na. Alam mo, nalugi tayo sa unang negosyo natin. Eh bakit kasi sa pagtitinderang pinasok mong negosyo, di ka naman marunong sa pagtitinda? Yun kasi ang mas madaling negosyo. Malay ko na malulugi tayo. Yan tuloy, naubos ang abuloy na bigay ng mami ni Kuya Vincent. Ha? Huh? Ah, kaya nga, nagsisikap ulit ako, kapatid ko. Kaya nga, napilitan ako na sundan ang yapak ni Itay kahit ayoko na maging espiritista at pamanghuhula. Para lang kahit napapano, sa pagkain, maitatawid natin. Ate naman, di ka naman marunong manghula. Niloloko mo lang yung mga customer. O yun, nandadaya tayo tulad ng ginagawa mo ngayon. Di ba masama yun? Kaysa naman mamatay tayo sa gutom. Eh, kung buhay si tatay, naku, kukontrahin tayo sa mga ginagawa natin ngayon. Baka galit ngayon yung kaluluwa ni tatay sa atin. Tama ang kapatid mo, che. Tigilan mo na yung pagpapanggap. Baka magsisi ka sa bandang huli. Ate, nakakatakot pag nahuli tayo. Alam mo, boy, di pwede na tumigil ako. Kasi mas lalong magduda ang mga tao. Oo nga pala, bakit kailangan kong mag-explain sa'yo? Bata ka pa, mas matanda pa ako sa iyo. Tapusin mo na lang yan. Tulungan mo na lang ako para matapos na yan. Huwag dalda ng daldal! Ma'am, huwag na po kayong mag-insist ng mga gusto ko. Alam niyo naman na I wanna be a film director. Yun ang gusto ko. Paano na ito? Nalulogi na tayo. Eh, di ba matagal ka ng rita ng daddy ko, Kuya Chart? Alam niyo lahat, di ba? Alam niyo ang pasikot-sikot sa company namin? Eh, sa balagay niyo po, bakit naging ganito ang sitwasyon? Ay, naku, ayoko naman comment. Pero, kailangan yung malaman kasi ang mami, maluwag sa bus. Pirma na sila ng pirma kahit hindi naman binabasa. Eh, kaya, ayun, naisahan siya. Ma'am, is it true? Anong alam ko? Isa pa, di naman ako ang daddy mo. Inaamin ko, bumagsak ang negosyo. Dahil hindi ako marunong humawak. Eh, ako ang iniwan niya. Eh, wala naman akong alam sa pagninegosyo. Isa lamang akong housewife na nabiyuda bigla. Iniwan sa akin ng daddy mo ang responsibilidad. Kaya, hindi ko napaghandaan. Ikaw ang lumagay sa kalagayan ko. Kaya huwag mo akong sumbatan. Kasi, ginagawa ko naman ang responsibilidad ko. Sorry, ma'am. Sorry. Kung alam niyo lang kung gaano kahirap. Kung alam niyo lang.
Malapit nang dumating ang mga manghuhula. Kailangan galingan natin, ha? Ano, naka-confirm mo na ba na bading yung asawa niya? Natiktikan mo na ba ang computer shop? Yung FB ng lalaki na friend mo na ba? Inaccept ka na ba? Yung si Robert Andre, yung puging guy, ang picture. Oh, ate, tapos na. Alam mo ba na nag-chatting niya ako at nag-reply din? At nakakatuwa. Huh? Alam mo ba, lagi siyang nagpapakita ng mga muscles niya, tapos pumipilantik ng mga kamay niya. Ay, sus! Ah, confirm! Kapitirasyon si ating! Che, nandito na ako. Ay, Che! Ay, andyan na siya. Ah, hi. Pasok po kayo, pasok. Naku. Eh, mabuti, nandito ka. Ay, alam mo, yung asawa ko, sabi niya, ay, naku, piki ka daw, kaya nag-away kami. Oh, piki ka daw namang huhula. Hindi siya, kuwan, naniniwala sa'yo. Ay, hayaan po natin ang bolang kristal ang magsabi. Maupo muna kayo, mga perlas na Hong Kong. Ah, awag, sanga-sanga. Sagot ng maganda yung maganda yung pakita nyo, ha? Aru, agoy. Nakita ko na ang kasagutan sa mga tanong nyo. At eto na. Ayon sa may wagang kristal, totoo ang hinala mo. Totoo na bading yung asawa. Pero, mapapatunayan nyo yan sa FB. Tignan nyo ang FB niya. Yung may kaibigang gwapo at nagangalang Robert Andre. Aduy! Aragoy! Ay, hindi totoo yan! Ah, buksan mo ang iyong account. Hindi ko naniniwala dyan. At doon mo makikita ang kanyang malitrato na talagang check confirm na bading. Kaya, kung ako sa'yo, sige, di ako magjojowa. Paano mo nalaman na si Robert Andrian, ha? Paano? Ayan, di ba confirm? Bading naku ka nga talaga. Ano, misis, talagang totoo ang hula ko, no? Ay, naku! Buisit ka talaga manghuhula. Ate, buti na lang ang talino mo. Ayos talagang naniwala. Buti na lang. Nakatsyamba tayo. Naku. Buti na lang, ate. Naispatan ko yun sa computer shop. Thank you. May datong na tayo, mamaya, boy. Libre kita ng lunch na masarap. Yung paborito mo. Like ko yan, ate. Anong gagawin natin? Lugi na talaga tayo sa ating kumpanya. Ano kaya kung si Charles na ang naging manager? Siya muna ang mamahala. Alam ko, kayang-kaya niya yan eh. Eh, kaya ba niya na ma-recover pa? Oo, ma'am. Talagang kaya niya. Matagal na siyang naging right hand ni Daddy. Alam niya naman na, di ba ma'am, na di ako mahilig sa negosyo. Ah, sige. At kakausapin ko siya. Ah, sige, mami. At may gagawin ako. Bukas pala, mami. Wala ako dito. Mas mabuting kausapin niyo si Robert.
Ate, sino kaya yun at bakit mahihing babaeng yun? Che, gumising ka! Gusto kong magpahula sa'yo! Parang awa mo na, oh! Gusto kong malaman kung saan babaeng asawa ko! At baka kung anong mangyari dyan sa mukhang delikado. Che! Ate, paano yan? Di ba tayo ready? Hayaan mo na! At mikos-mikos na natin. Malay mo, baka magkatugma. Sige, ate. Pera na naman to. Ayos ang racket natin kahit gabi. Ano kaya ang kahihinatnan ng balak ng magkapatid? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ikaw ang Husto Ko. Dito sa ating dulang, Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalope. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.